Meron ng mga nag-cancel ng application sa NBA draft. Dalawang best player na, si Caleb Love at si Alex Caravan. Dalawang best player sa college na ang pinaka-reason kung bakit nag-withdraw sa draft, hindi tumaas ang kanilang pangalan sa draft board. Ang number 1 sa mock draft ng CBS Sports ay si Alex Sarr. Ang susunod si Zachary Richesey at si Dalton Kinek yung pangatlo. So mock draft pa lang to, ibig sabihin sa ibang site, iba naman yung number 1 nila. Ang tumaas ang pangalan doon si Dalton Kinek. Siya yung isa sa multi-awarded player sa college at isang best player din sa draft. Nasa top 10 siya ngayon, either number 3 hanggang number 9. 23 years old na si Kinek, 21 points, 5 rebounds at 39% sa 3-point area sa last season niya sa college. Tumaas din ang ranking ni Zach Edey. Nakapasok na siya sa top 10 ng mock draft. 7'4 na 22 years old, almost bata pa yan kumpara kay Kinek. 2-time best player ng NCAA basketball sa nakaraang 2 taon. Ito yung sinasabi ng ibang former player sa kanilang mga podcast na hindi uubra sa NBA ngayon dahil hindi kayang dumepensa ng guards at wala ding masyadong shooting. Pero ang kailangan kasi ngayon yung itatapat mo kay Wembanyama, lalo na sa West. Si Bronny James naman nagstay pa rin sa draft. Ito yung report na may 10 teams na nag-invite sa kanya dati pero pili lang ang pupuntahan niya sa workout. Base naman sa report prior noong nag-decide si Bronny, Suns at Lakers lang ang pupuntahan niyang workout at yung iba ginost niya. Ganun naman kasi ang kalimit ang ginagawa ng ibang mga players kapag alam nilang may pipili na sa kanilang team sa NBA draft. Hindi na sila tumutuloy sa ibang workout. Baka may makita pang mali. Number 70 na si Bronny na sa mock draft ng CBS Sports. Mas mataas pa siya sa dalawang best player ng team niya sa USC last season. Si Isaiah Collier pumatak na number 21 sa mock draft. Last season sa USC meron siyang 16 points at 4 assists per game. Yung isa pa si Boogie Ellis. Nasa 17 points, 3 rebounds at 3 assists per game na may 38% sa 3-point area. Si Ellis 6'1 point guard at shooting guard. Last year dapat sasalin na siya sa NBA draft kaso nag-withdraw din siya. 23 years old na si Ellis. Factor din kasi sa NBA yung edad. Base kasi mismo kay Rich Paul, after ng decision ni Bronny na tumuloy sa draft, ang ibinebenta kasi niya or sinasabi talaga niya sa mga teams, developmental player si Bronny. Okay siya kung saan mapuntang team, basta i-develop siya. Kaya ayaw niyang kumuha ng two-way contract. Base din kay Rich Paul, may 2 or 3 teams na ang interesadong kunin si Bronny sa NBA draft. At aminado rin naman si Rich Paul na dahil yung kay LeBron. Dahil nga nabanggit niya ng hindi sinasadya na magiging free agent si LeBron at isa sa mga rights doon, gustong maging ka-teammate ni LeBron itong si Bronny. Kahit pa sinabi ni Rich Paul na hindi na yon ang focus ni LeBron ngayon. Sa ibang balita naman, si DeMar DeRozan expected na magiging kapalit ni Paul George sa Clippers kung hindi siya pipirma ng kontrata. Ito kasi ang best time kay PG na mag-decline ng player option para umabot pa siya sa over 38 rule. Si DeMar DeRozan naman willing magstay sa Bulls at willing din siyang bigyan ng malaking kontrata ng Bulls. Si DeMar laging kinakapos kapag playoffs. Sa 7 beses na nakapasok siya sa postseason, 3 beses pa lang siya nakaabot ng second round pataas. Isang beses sa conference finals. Mula nang matrade siya paalis ng Toronto, 3 beses naglaro si DeMar DeRozan sa play-ins. Hindi na siya umabot ng second round after nun. May average si DeMar last season na 20 points, 5 rebounds at 4 assists per game. Going 35 years old na rin si DeMar at sa kakatapos na regular season, siya ang number 1 player sa minutes per game. Nakapaglaro pa siya ng 79 games. Si DeMar, hometown niya ang Los Angeles. Ang Clippers din, maglalaro na sa kanilang bagong arena next season. Ang cap space naman na pwedeng makuha para kay DeMar ay nasa around $32 million. Ito ay kapag aalis si Paul George at isasay naman ng Clippers si James Harden.